update ko. Terus lagi din. Mas lalong naging puti. Medyo good morning guys. Bali ang iyan ko ngayon, share ko regarding sa nagiging problem yung sa ice naman. Kasi minsan may mga sitwasyon na yung ice ang daling gamutin. Meron din kasi ang hirap. Nasubukan ko na lahat, wala pa rin na mga eye drop. Kasi ito, nung pinaglaro ko, na tamaan yung mata niya. Siguro natamaan na kung ano sa mga kasama niya. Pinipikit-pikit niya. Kala ko, okay lang. Kala ko, madali lang. Kasi yung mga iba ganun, nilalagyan ko lang ng mga eye drop na antibiotic. Okay na. Nang gulat ako, nung linagyan ko to, ito. Mas lalong naging puti. Kaya na-alarm ako. Then, bumili pa ako ng iba. Yan. Ayaw pa rin. Halos maubos ko na ito. Ito yung sikat nyo. Dito may sinto kalimit ang ginagamit. Tapos ito. Yan. Pero ayaw pa rin. Talagang hindi nagre-response. Binigyan ko na rin siya ng injectable na amoxicillin. Binigyan ko na rin siya ng doxycycline. Ayaw talaga. Hindi nagre-response. Then, ito yung huling last resort ko, yung tetracycline na ointment. Yan siya. Medyo mahal siya. Itong mga ito, nasa 200 to 220 lang ang pinakamahal ko niya. Mga antibiotic din. Ang problem lang to kasi, nabasa ko, kapag sa liquid kasi na eye drop, mabilis mawala sa mata. So, parang hindi enough na pagalingin niya yung mata kung yung medyo hindi masyadong nagre-response. Yung iba, pwede naman to eh. Mga iba kong aso, ganun lang kapag namutili na lagyan ko, nawawala. Kaya ngayon lang ang ka-encounter ng ganito na talagang hindi mawala. So, ang ginamit ko, itong ointment. Kasi itong ointment, mas kumakapit siya kapag linalagay siya sa mata. So, kahit pa paano, may nagre-response na. Umuunti na yung puti. Balik ka to. Yan yung mata niya. Yan, yan. Kung makikita niyo yan. So, ito lang ang dinalagay, binibigay ko sa ngayon. At nagre-response naman. Nagre-response yung ano niya. Unting-unting nawala. Ito, lalagyan niya lang, ganyan lang. Yan. Then, iganon-ganon nyo lang. Yan, mga thrice a day ko nilalagyan. Tapos, ito, Shih Tzu, nagupitan lang. Back-to-back na dark choco, liver. Gagawin ko itong pang-stud sa mga pingil ko rin. Sana gumaling na rin. Bali ito lang. 600 lang ito. Mahal. Mahal nga lang. Kaya medyo ingat na ingat sa paggamit. Hindi katulad ng mga ito. Minsan isang patak o nagiging tatlo, apat na patak. Dahil, ano lang. Pero kung mga simpleng ano lang, ito muna try nyo. Ito, maganda rin itong chloramphenicol. Ito nga, ginagamit ko lang kaya nagulat ako bakit hindi na tumatalab. Mas lalong naging puti pa. Yan. Yan. Ito yung huli kong ginagamit.
yan yung generic na dyan na rin. Talagang ano na naka-indicate ito, ophthalmic ointment. Ophthalmic ointment. Sana magtuloy-tuloy na rin siyang gumaling. I-update ko kayo after 1 week siguro para mas makita. Aywan ko lang kung ilang araw. Siguro to may mga 3 days na rin linalagyan ko. Hindi naman agad-agad kasi magkakaroon ng parang magic na gagaling ka agad. Lalo kung yung medyo parang kumbaga lumalaban din yung sakit. So, tsaga-tsaga lang. Punas-punasan din ng yung paligid niya para mawala yung dumi, para hindi masyado mag-ano yun. Mas lalong lumalala naman. Doon nag-umpisa lang talaga nung siguro natamaan ng anuman. Pikit-pikit na. Kaso parang sa akin, okay lang dahil lalagyan ko lang. Nagulat ako mas lalong grumabi nung linagyan ko ng liquid na eye drop. So ang ginagamit ko ito ngayon. 600 to bili ko. Itong mga to, mas 200 to 225 na yung pinakamahal. Okay guys, sa susunod ulit, i-update ko kayo kung anong improvement. Pero sana tuloy-tuloy nang gumaling. Para naman, at kahit pa paano. Nasa sa inyo rin kung gagamitin nyo yung pinapakita ko. Kung baka take your own risk, hindi ko mga nang sinasabi na ito, pinapakita ko lang kung ano yung mga ginagamit ko. Okay guys, sa susunod ulit.